ang 7th kabanata ng Ebanghelyo ni San Lucas. Nang matapos na niya ang lahat ng kaniyang mga pananalita sa mga pakinig ng bayan, ay pumasok siya sa Kapernaum. At ang alipin ng isang sentoryon na minamahal nito ay may sakit at malapit nang mamatay. At nang marinig niya ang tungkol kay Jesus, ay pinaparoon niya sa kanya ang matatanda sa mga Hudyo na ipamanhik sa kanya na pumaroon at iligtas ang kanyang alipin. At nang magsidating sila kay Jesus, ay ipinamanhik nilang mapilit sa kanya na sinasabi, "Karapat dapat siya na gawin mo sa kanya ito, sapagkat iniibig niya ang ating bansa at ipinagtayo niya tayo ng ating sinagoga." At si Jesus ay sumama sa kanila, at nang siya'y di na lubhang malayo sa bahay, ay nagsugo sa kanya ang sentoryon ng mga kaibigan na nagsisipagsabi sa kanya, "Panginoon, huwag ka nang maligalig, sapagkat di ako karapat dapat na ikaw ay pumasok sa silong ng aking bubungan. Dahil dito'y hindi ko inakalang ako'y karapat dapat man lamang pumariyan sa iyo, datapot sabihin mo ang salita at gagaling ang aking alipin. Sapagkat ako rin naman ay taong nasa ilalim ng kapamahalaan, may nasasakupan akong mga kawal, at sinasabi ko rito, 'Yumaon ka,' at siya'y yumayaon, at sa isa, 'Halika,' at siya'y lumalapit, at sa aking alipin, gawin mo ito at kanyang ginagawa." At nang marinig ni Jesus ang mga bagay na ito, ay nagtaka siya sa kanya, at lumingon at sinabi sa karamihang nagsisisunod sa kanya, "Sinasabi ko sa inyo, hindi ako nakasumpong ng ganitong kalaking pananampalataya, hindi kahit sa Israel man." At pagbalik sa bahay ng mga sinugo, ay kanilang narat ng magaling na ang alipin. At nangyari pagkatapos ng kaunting panahon, na siya'y naparoon sa bayan na tinatawag na Nain, at kasama niya ang kanyang mga alagad at ang lubhang maraming tao. At nang siya nga'y malapit na sa pintuan ng bayan, narito, inilalabas ang isang patay, bugtong na anak na lalaki ng kanyang ina, at siya'y bao, at kasama niya ang maraming tao na tagabayan. At pagkakita sa kanya ng Panginoon, siya'y kinahabagan niya, at sinabi sa kanya, "Huwag kang tumangis." At siya'y lumapit at hinipo ang kabaong, at ang nangagdadala ay tumigil, at sinabi niya, "Binata, sinasabi ko sa iyo, magbangon ka." At naupo ang patay at nagpasimulang magsalita, at siya'y ibinigay niya sa kanyang ina. At sinidla ng takot ang lahat, at niluluwalhati nila ang Diyos na sinasabi, "Lumitaw sa gitna natin ang isang dakilang propeta, at dinalaw ng Diyos ang kanyang bayan." At kumalat ang balitang ito tungkol sa kanya sa buong Hudeya at sa buong palibot-libot ng lupain. At ibinalita kay Juan ng kanyang mga alagad ang lahat ng mga bagay na ito. At sa pagpapalapit ni Juan sa kanya ng dalawa sa kanyang mga alagad, ay sinugo sila sa Panginoon na nagpapasabi, "Ikaw ba gayaong paririto o hihintayin namin ang iba?" At pagdating sa kanya ng mga tao ay kanilang sinabi, "Pinaparito kami sa iyo ni Juan Bautista na ipinasasabi, 'Ikaw ba gayaong paririto o hihintayin namin ang iba?'" Nang oras na iyon ay nagpagaling siya ng maraming may sakit at mga pagkasalot at masasamang espiritu, at kanyang pinagkaloobang mga kakita ang maraming bulag. At sumagot siya at sa kanila'y sinabi, "Magsiparoon kayo at sabihin ninyo kay Juan ang mga bagay na inyong nangakita at nangarinig. Ang mga bulag ay nangakakakita, ang mga pilay ay nagsisilakad, ang mga ketongin ay nangalilinis, at ang mga bingi ay nangakaririnig. Ang mga patay ay ibinabangon, sa mga dukha ay ipinangangaral ang mabubuting balita. At mapalad ang sino mang hindi makasumpong ng anumang katitisuran sa akin." At nang mga kaalis na ang mga sugo ni Juan, ay nagpasimula siyang magsalita tungkol kay Juan sa mga karamihan. "Ano ang linabas ninyo upang mamasdan sa ilang? Isang tambong inuuga ng hangin? Datapot ano ang linabas ninyo upang makita? Isang taong nararamta ng mga damit na masiselan? Narito, ang nagsisipanamit ng maririlag at nangabubuhay sa pagmamasilan ay nasa mga palasyo ng mga hari. Datapot ano ang linabas ninyo upang makita?
isabagang propeta? Oo, sinasabi ko sa inyo at higit pa sa isang propeta. Ito yaong tungkol sa kanya'y nasusulat. Narito, sinusugo ko ang aking sugo sa unahan ng iyong mukha na maghahanda ng iyong daan sa unahan mo. Sinasabi ko sa inyo, sa mga ipinanganak ng mga babae ay walang dakila kaysa kay Juan. Gayon may ang lalong maliit sa kaharian ng Diyos ay lalong dakila kaysa kanya. At pagkarinig ng buong bayan at ng mga maniningil ng buwis ay pinatotohanan ang Diyos na nagsipagbautismo ng bautismo ni Juan. Datapwa't pinawalang halaga ng mga Fariseo at ng mga tagapagtanggol ng kautusan sa kanilang sarili ang payo ng Diyos at hindi nagpabautismo sa kanya. Sa ano ko itutulad ang mga tao ng lahing ito at ano ang kanilang katulad? Tulad sila sa mga batang nakakaupo sa pamilihan at nagsisigawan sa isa't isa na sinasabi, "Tinutugtugan namin kayo ng plauta at hindi kayo nagsisayaw. Nananambitan kami at hindi kayo nagsitangis." Sapagkat naparito si Juan Bautista na hindi kumakain ng tinapay at hindi umiinom ng alak at inyong sinasabi, siya'y may isang demonyo. Naparito ang anak ng tao na kumakain at umiinom at inyong sinasabi, narito ang isang matakaw na tao at isang manginginom ng alak, isang kaibigan ng mga maniningil ng buwis at ng mga makasalanan. At ang karunungan ay pinatotohanan ng lahat ng kaniyang mga anak. At ipinamanhik sa kanya ng isa sa mga Fariseo na kumain kasalo niya, at siya'y pumasok sa bahay ng Fariseo at naupo sa dulang. At narito, ang isang babaeng makasalanan na nasa bayan, at nang maalaman niyang siya'y nasa dulang ng pagkain sa bahay ng Fariseo, ay nagdala siya ng isang sisidlang alabastro na puno ng ungwento. At nakatayo sa likuran sa kanyang mga paana na tumatangis, ay pinasimula niyang dinilig ng mga luha ang kanyang mga paa, at ang mga ito'y kinukuskus ng buhok ng kanyang ulo at hinahagkan ang kanyang mga paa at pinapahiran ng ungwento. Nang makita nga ito ng Fariseo na sa kanya'y nag-anyaya, ay nagsalita sa kanyang sarili na sinasabi, "Ang taong ito, kung siya'y isang propeta ay nakikilala niya kung sino at kung ano ang babaeng ito na sa kanya'y humihipo na siya'y makasalanan." At pagsagot ni Jesus ay sinabi sa kanya, "Simon, ako'y may isang bagay na sasabihin sa iyo." At sinabi niya, "Guro, sabihin mo." Isang may pautang ay may dalawang may utang sa kanya, at ang isa'y may utang na 500 denaryo, at ang isa'y 50. Nang sila'y walang maibayad, ay kapwa pinatawad niya, alin nga sa kanila ang lalong iibig sa kanya? Sumagot si Simon at sinabi, "Inaakala ko na yaong pinatawad niya ng lalong malaki." At sinabi niya sa kanya, "Matuwid ang pagkahatol mo." At paglingon sa babae ay sinabi niya kay Simon, "Nakikita mo baga ang babaeng ito? Pumasok ako sa iyong bahay. Hindi mo ako binigyan ng tubig na ukol sa aking mga paa. Datapot dinilig niya ang aking mga paa ng kanyang mga luha at kinuskos ng kanyang buhok. Hindi mo ako binigyan ng halik. Datapot siya, buhat nang ako'y pumasok ay hindi humihinto ng paghalik sa aking mga paa. Hindi mo pinahira ng langis ang aking ulo. Datapot pinahira niya ng ungwento ang aking mga paa. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, ipinatatawad ang kanyang maraming kasalanan sapagkat siya ay umibig ng malaki, datapot sa pinatatawad ng kaunti ay kakaunti ang pag-ibig." At sinabi niya sa babae, "Ipinatatawad ang iyong mga kasalanan." At ang mga kasalo niyang nangakaupo sa dulang ng pagkain ay nagpasimulang nangagsabi sa kanilang sarili, "Sino ito na nagpapatawad pati ng mga kasalanan?" At sinabi niya sa babae, "Iniligtas ka ng iyong pananampalataya, yumaon kang payapa."